So over and over and over and over and over and over and over again, I just lost my job. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Today is another vlog. Pero I promise you, since sinabi ko na sa umpisa na wala na akong trabaho, mag-expect kayo na mag-upload na ako madalas ulit. Not just syempre mga normal na vlogs, pero mga vlogs na trip kong gawin, mga skit, alam mo yun. Pero you know what, ngayon trip ko lang talagang i-share itong nangyaring to. Kasi sa mga hindi ko nakakalam, nagka-dengue ako. And so totally after a week of having dengue, yung katawan ko is nag-shutdown towards, alam mo yun, from work mode to rest mode, and then kailangan mo na naman ibalik yung work mode ng katawan mo. That's what basically happened to me. I had two jobs. One was for a sitcom and one was for a company na work from home. And I think I lost both. Yung isa, hindi ko alam kung nawala ako totally, but nagpatigil muna sila magpa-shoot sa akin. And then, well, honestly, kasi sa kanila ko na ako yung dengue, so sa place nila. And yung work from home job ko, I just got terminated. Solid termination. For the fact na hindi lang ako naging active totally, hindi lang ako naging consistent. Kasi nga, tinatry kong ibalik yung work mode ng katawan ko, pero ang hirap bumalik sa work mode kapag yung katawan mo medyo na damage ng matindi, alam mo yun. So I'm at that point in life again. And honestly, it's just day one. And hindi ko makompose yung sarili ko kasi right now, what's running in my mind is pressure. Wala akong hinold na grudge sa kahit kanino. Hindi ako nagbigay ng time magalit or maging bitter dun sa mga nagtanggal sa akin or nagbitaw sa akin. Kasi as we all know, wala namang pinararatingan ang galit po at sama ng loob. So, when something negative is happening, I try to turn it into a positive. It's a good thing na nangyari to para na rin siguro maalagaan ko na yung channel ko ulit at yung pagko-content ko. Pero alam nyo, with all honesty, hindi lang makapaniwala na darating ulit ako sa point ng buhay ko na to na mawawala ulit lahat sa akin. Pero kahit nawala lahat sa akin, may security ako na nabuo. Nandun yung security na kahit freelance ulit ako, I still have all my business papers. I still have a goddamn good laptop to edit videos, and I still have my Sony A7S III. Kaya ngayon, it doesn't hurt that much, but may unting kirot pa rin. As in, slight na kirot pa rin. There's one thing you guys have to know, or one thing that you can take away from this. First thing is trust. Trust is probably one of the most important things sa industry na to. Napakaraming taong, honestly, hindi pwede pagkatiwalaan. Kaya kailangan mo maging vigilant, kailangan mo maging aware, kailangan mo maging cautious, and never let your guard down sa mga tao. Never let them see how vulnerable you are. Always be strong and always be always stand on your own ground. Pero yun nga, trust. It's one of the most important things na, as in, grabe. Grabe talaga. Mahirap ibigay. Dapat in-earn. Pero in my case, kasi I tend to trust a lot. I really do. Yun yung mga, isa sa mga flaws or mistakes ko. And lastly, I wanna make this vlog as quick as I can. Syempre, nag-warm up ulit ako dahil magbabalik loob ako sa pag-upload tuloy-tuloy ng content. Lahat ng maiisip ko, even from the filmmaking side, I'm gonna start doing it all over again. On a positive note, walang inaalis si God sa atin na hindi niya pinapalitan ng something even better. Yun yung positive note na I can take away from this. Right now, I'm not really that okay. I'm not fine. But I'm gonna do this all over again. The same way I did. And wala namang nawala sa akin. Ako pa rin naman si Marco Mars. And sana hindi niyo ako ma-misinterpret sa video na to. But this is me. Doing it all over again. So, I'll see you guys on the next video. Possibly tomorrow.
Peace out.